Kunwari guys, ito size 10 ha. Tandaan nyo, size 10 to kunwari. And yung Jordan 3 True Blue size 11. What's up, Pacheros? What's up, mga patatas? Andito naman kayo, and kung new reseller pala kayo, panoorin nyo yung throughout the video kasi very important yung pag-uusapan natin ngayon. Shoe trading, ito sa to sa mga pinaka naging malaking reasons kung bakit mabilis yung pagkita and mabilis yung pag-ikot ng pera ko. Okay, so panoorin nyo hanggang dulo guys. Okay, so bago ang lahat, gusto muna i-announce na meron tayong giveaway, Jordan 1 Court Purple sa June 17. Abangan nyo guys, subscribe kayo or click nyo yung, hindi ko man alam, para ma-notify kayo. Basta June 17, magkaroon tayong raffle. Kung paano sumali, visit nyo yung profile ko sa Facebook. Yung Facebook page natin, yung Rich Potato. Search nyo lang Rich Potato, makikita nyo yun. Okay, so nandun yung buong mechanics kung paano sumali. So yun, simulan natin. Explain ko muna sa inyo bakit nagipag-trade yung mga tao. So basically, may mga several things about this. Pwedeng mali yung size na nabili niya, hindi pasok yung size niya sa kanya. For some reason, nagte-trade yung mga tao. Pero syempre, para kumita ng pera, 'di ba? So paano kasi kapag binenta mo ng cash yung sapatos mo? Hanggang doon na lang 'yun kasi pag nakikipag-trade ka, dapat lamang ka palagi, 'di ba? Pero kapag binenta mo ng cash yung sapatos mo, tapos na agad, 'di ba? Doon na 'yun. Cash ka na, wala ka nang pang-trade na susunod, 'di ba? Pero pag nakikipag-trade ka, lamang ka nang lamang ng lamang. Advice ko sa inyo guys, makipag-trade kayo and kung bakit, explain ko yun sa ngayong video. So, kung napapansin nyo guys, minsan may mga reseller na sinasabi nila na minsan dapat lamang sila, ganun, or in my favor, or kung ano namang reason. Pero hindi naman masama guys yun kasi first thing, ikaw yung seller and yung ibang may kailangan sa'yo, ikaw yung may upper hand kumbaga, diba? And hindi yun masama guys, explain ko sa inyo kung bakit. Okay, so bakit lamang palagi yung mga reseller sa trading? Bakit nila sinasabi palagi in my favor, dapat lamang ako, diba? Sinasabi nila yan guys, madalas nyo yung makita. So kung bakit ganito yan? Kunwari ito guys, explain natin. Kuha tayo sapatos. Kuha tayo guys, Jordan 4 tsaka Jordan 3 na True Blue, Jordan 4 na White Cement. Syempre mas mahal yung White Cement kaysa sa True Blue kasi basta for some reason mas mahal to. Okay, hindi ko na-explain yun kasi hindi naman about dun yung video natin. Ikaw, kunwari guys, ito size 10 ha. Tandaan nyo, size 10 to kunwari. And yung Jordan 3 True Blue size 11. So ako, ito pair ko, tas ikaw, ito pair mo, sayo muna to, di ba? So chinat mo ako, sabi mo, sir, Ruben, baka pwede gusto mo makipag-trade kasi kailangan ko ng size 11. Tama ba? Hindi ko naman alam ano yung size eh. Basta, hindi guys, ganito lang, mahirap explain guys, kuha tayo ng similar na shoe. What? Okay guys, ito, similar shoe, Jordan 1 Court Purple. Okay, so ito size 8, size 8 to guys, maliit, ito size 11. Ngayon, yung pair mo, size 8, palitan natin, ito size 8 sa ito, ito yung sa akin, size 11, 'di ba? And syempre gusto mo makipag-trade sa akin. Kasi hindi mo naman size 'to eh, size 8 'to, maliit 'to, 'di ba? Pero size 11 ka. So, sabi mo sa akin, bago gusto mo makipag-trade ng size swap. Your first thing na isipin ko, bakit ako makipag-trade sa iyo? Anong makukuha ko? Hindi naman size 'yan, eh, 'di ba? Size 8 'yan. Lit 'yan, ano gagawin ko diyan, 'di ba? Ganito ganyan, ano gagawin ko diyan? So, para pumayag ako, kailangan mo mag-add ng cash. Halimbawa, 2k ganyan, 2k. Pero guys, isipin niyo, size 8, size money 'to kung tawagin. Kasi marami bihira, yung rare yung size 8 kaysa sa size 11. Hindi naman rare. Basta for some reason, mas mali yung size 8. So, para sa akin, win na agad yun na makipag-trade size. Pero syempre, sabihin ko sa inyo, ay sir, baka pwede ka mag-add ng cash onte kasi ano yan eh, hindi ko naman size yan. Ano po gagawin ko dyan? Hindi ko naman pwede isuot yan sa paa ko kasi kalahati lang yan ang paa ko or something, diba? So, pwede mo yun sabihin sa kanya. Sabihin niya, ay sige sir, pasensya na. Oo nga pala, no? Hindi nyo pala size to. Sige, add na lang ako ng ano, add na lang ako 1-2K, ganyan. Add na lang ako 1K. Pero guys, keep in mind, lamang na kayo sa trade na to kasi size 8 to eh. Mahirap maghanap ng size 8. So sasabihin niya, ay sir, asensya na po sir, ba pwedeng gawin natin 2K kasi yun nga, ibibenta ko rin yan. Wala naman akong gagawin dyan. Hassle lang sa akin sa part ko. And kayo, pwede nyo na masuot yan kasi size nyo. And yun sa akin, hindi ko naman pwede masuot. So baka pwede 2K na lang, sabihin niya. Ay sige bro, ano, meet tayo halfway, 1.5K. Pero inside guys, isipin nyo, para sa inyo, tuwan-tuwa na kayo dun. Kasi ang resale price nito size 8 guys mga nasa ano 11k, itong size 11 mga nasa 9k lang. So 2k difference agad, 'di ba? Plus dadagdagan pa niya kayo ng 1.5k. So 'yun, 'di ba? Tubo na kayo ng
3-5. Tumubo na kayo 3-5 agad, guys. Pero syempre, kapag hindi nintayin nyo, overtime, tataas pa naman kasi to. So, di ba, mas lumaki yung kita nyo. So, isipin nyo, guys, kapag sobrang dami yung pair, tapos nakikipag-trade lang kayo ng nakikipag-trade, yung kita nyo, palaki lang ng palaki, di ba? Sana naintindihan yung explanation na yun, pero yun lang yun basically. Mas malakas talaga, mas tumutubo ko talaga kapag nakikipag-trade. Kasi nga, kung isipin mo, hindi mo naman kailangan yung pair niya, di ba? Ba't ka papayag? Unless lang mag-add siya ng cash, di ba? So, yun. Yun, guys, so, ang suggest ko sa inyo, makipag-trade kayo palagi, paikutin nyo ng paikutin yung pera para kumita kayo ng mas malaki. Kasi kapag yun nga, kapag cash yan, tapos agad eh, di ba? Halimbawa, binenta mo 12K, ano na next? Di ba? Bibili ka ng pair, susugal ka na naman sa panibago. Eh, kung nakipag-trade ka, lamang ka na agad dun eh, di ba? So, hindi mo na kailangan sumugal or something. Tandaan nyo, guys, na kapag nakipag-trade kayo, yung ibibase yung pag-add ng cash sa pinakamababa mo na mabibenta yung pair niya. Halimbawa, makinakikipag-trade sa akin, Jordan 3 True Blue, gusto niya i-trade sa akin, eh, pinakamababa ako mabibenta to, siguro mga 6K. Yung value ng shoes ko, 9K. So, kailangan ko siya pag-add ng 3K, di ba? And, hindi na yun masama kasi pwede mo ibaba sa 2K. Depende na yun sa'yo as a seller. Nasa instinct mo na yun kung feel mo tutubo ka or what. Pero yun, guys, isipin nyo palagi, iset nyo yung, ano, iset nyo yung price ng na mabibenta nyo yung sapatos na gusto nyo i-trade sa pinakamababa. In that way, panalo na kayo. If naman ayaw nyo makipag-trade, baba mo na yung tubo mo kasi syempre, alam mo naman na tutubo ka na, di ba? So yun, guys, sana naintindihan nyo. Medyo mahigulo yung explanation ko, pero you get the point, di ba? Advice ko pala sa inyo na kumuha kayo ng mga smaller sizes, mga 8, 9, ganyan. Huwag na kayo kumuha ng 11 kasi big size yan. Kung check nyo sa StockX, ano yan, mura lang yung mga ganyan. Kunin nyo yung mga size 8 talaga ng mga sapatos. So, yun. Sana, guys, may natutunan kayo and sali kayo sa raffle, guys, kasi marami pa tayong raffle. Follow nyo ako sa Facebook tsaka sa Instagram and yun. So, guys, if gusto nyo mag-live tayo tuwing kailanman, tuwing dito sa YouTube para mag-run tayo ng question and answer portion, lakas makapagent, ano. Hindi, guys, pero gusto ko kasi talaga makatulong sa inyo. Lalo na ngayon, pandemic, ECQ, mahirap kumita ng pera, maraming mga store na nag-close. So, yun. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana naintindihan nyo yung mga explanation ko. And thank you, guys. Salamat.